Mga boxing fans, may babalita lang ako sa inyo. Magandang balita ito sapagkat may isang Filipino na makakalaban na naman sa World Championship. Ito po ay walang iba kundi ang makakalaban ni Emanuel Navarrete. Isang magaling na boksingero itong si Emanuel Navarrete. At kamakailan lang ay lumaban ito. Ngayong August lang, pero sa September, balbalik na po ulit siya, isang buwan lang pahinga. At dapat po iba yung mga kalaban niya, pero parang gusto talaga lumaban itong ni Navarrete. At naghanap sila ng bagong kalaban. At ang nakita nga po nila ay si Juan Mig Elorde, ang apo po ni Flash Elorde. Ito po yung balita, tingnan po natin. Ito po yung article at si Dan Rafael mismo ang nagsulat niyan. Sabi nga dito ay babalik po sa September 14. Makakalaban po ay si Juan Mig Elorde sa Top Rank. At para sa akin po, napakagandang oportunidad ito para kay Juan Mig Elorde. Pero isa ring napakahirap na laban. At parang wala pa siya nakakalaban na kasing kalidad nitong ni Navarrete. At alam naman natin, itong si Navarrete, sumikat ito nung nakakalaban niya si Dogbo. At talaga namang napaka-exciting ang pangyayari na ito. Pero kaya-kaya at may pag-asa kayang manalo dito si Juan Mig Elorde. Ano sa tingin nyo? Kung ako tatanungin nyo, syempre may pag-asa, may lahing kampiyon. At of course mga Elorde, mga malulupit talaga sa boxer yan. Pag nanalo siya dito at natalo niya itong si Navarrete, napakalaking bagay. Ito pong si Juan Mig Elorde, the boss Mig kung tawagin, ay 32 years old na. At marami po, sunod-sunod po ang kanyang panalo. Parang ilan ba ito? Kailan pa siya huling natalo? Ang huling talo niya ay 2011 pa. At ang kanyang kartada nga po ay 28 wins, 1 lost. Yung isang talo na yon ay yung huling laban niya sa US, ang nakalaban niya doon ay undefeated din na si Jerry Guevara. Undercard siya ng laban ni Mercito Gesta. Para sa akin na, kung ako yung tatanungin nyo, may pag-asa syempre. Basta naka-training naman ito lagi si Juan Mig, at saka I think nararapat na bumalik ang mga Elorde sa taas ng boxing. Hindi lang sa gym at saka sa pangalan nila. Sikat pa rin talaga sila mga Elorde, pero yung boksingero mismo na Elorde, ito na ang pagkakataon nila. Ito na ang pagkakataon ni Juan Mig Elorde. Itong kalaban niya na Meksikano, 24 years old, ang up-and-comer. Parang medyo mayabang yung move na isang buwan lang eh. Isang buwan lang. Ang huling nakalaban pa nito ni Emanuel Navarrete ay undefeated din si Francisco de Vaca. Kailan lang po niya nakalaban yan? At parang gusto na naman lumaban. At ito na nga, si Juan Mig Elorde ang kanya makakatapat. At doon siya sumikat nung napanalunan niya yung World Boxing Organization Super Bantamweight title. Kay Isaac Dogbo. Parang ano yun eh, medyo kagulat-gulat din yata yung pagkapanalo na yun. Pero ito po, August 17 yung huling laban niya. Ang makakalaban niya ngayon sa September 14 ay si Juan Mig Elorde. Yung may mga nagsasabi, kasi may mga natanong kagad ako kung kaya ba, yung sinasabi nila kasi hindi masyado tested si Juan Mig Elorde dahil nga yung mga kalaban niya hindi daw ganun kagagaling. Hindi porket may mga kalaban siya hindi ganun kagaling, hindi na siya ganun kagaling. Maaaring malaki ang naitutulong kung medyo nahihirapan siya sa magagaling yung mga nakalaban niya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi niya kaya ang kalabanin ang mga boxer na magagaling din. Ngayon, malalaban natin yan sa September 14. At para sa akin at para sa iyo, sa mga Filipino boxing fan, suporta na lang sa ating mga boksingero. Mas marami tayong world champion, okay? Anyway, let me know what you think pa rin, kung ano sa tingin nyo, kung kaya ba ni Juan Mig, anong prediction nyo, anong nakikita nyo, at ano ang dapat gawin ni Juan Mig Elorde para siyang magwagi sa laban na ito sa September 14. Pow Salud, Powcast Sports. Don't forget to subscribe and comment. Salamat po. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.